Hello po. Kumusta po kayo? Ito po ako uli, si Ma'am Ollie. Andito po ako sa aming hardin. Pinagmamasdan ko po yung mga paru-paro. Ito po yung paru-paro na nakadapo sa mga bulaklak. Kaya po, ang ginawa ko, nilagyan ko sila ng bulaklak. Yung pong bulaklak, nilagay ko sa garapon. At saka ko, tiningnan yung paru-paro kung ano ang gagawin. Alam niyo po ba? Hahanap po pala ng mga bulaklak, yung mga paru-paro. Kaya, ito po siya, ayan. Sinusubukan ko pong hulihin. Kaya lang po, mailap. Ngayon, nakita ko po, dumapo sa bulaklak. Ang ginawa ko, dahan-dahan akong lumapit. At saka ko tinakpan ng bote. Ito po yung bote. Ngayon po, pinagmamasdan ko po yung paru-paro. Ayan po siya. Ayan. Nasa garapon po siya. Yung pong garapon, ayan, nilagyan ko po ng bulaklak. Kaya po siya, ayan, nakalagay po siya sa garapon. Meron din po akong nakalagay dyan na mga uwang. Yung pong uwang na naninira ng buko o niyog. Ito po yung paru-paro. Ayan po siya. Nakadapo sa bulaklak. Buhay po siya, buhay. Ayan. Ganyan po pala ang panghuhuli ng paru-paro. Maglalagay kayo ng bulaklak sa garapon. At yung garapon ay huwag niyong tatakpan. Hayaan niyo siyang nakabukas. Nakadapo po siya sa bulaklak. Ayan po siya. Ang ganda. Hindi na po siya ngayon makakaalis. Kasi po, nasa garapon na siya. Nakakatuwa po pala pagka po pala pinagmamasdan mo yung paru-paro. Siguro, humahanap siya ng kanyang liliparan. Hindi naman siya makalipad. Kaya, ayan. Ayan siya sa loob. Doon siya, ayan. Lumilipad kunyari. Kasama niya yung mga bulaklak. Ayan. Mabait na po ngayon ito kasi nahuli ko na eh. meron din po siyang kasamang uwang. Ayun, yung uwang. Alam niyo po ba yung uwang? Yan po yung uwang, yung nangangain ng
buko. Nangangain ng buko. Kaya yung buko, yung liog, nasisira. Kasi matatalim ang ipin niya. Ito po siya, ito. Nang iipit po ito. Ito po yung uwang, ayan. Ito po ang itsura ng uwang. Matalim po ang kanyang ipit. Pagka po ito nakadapo sa buko, kayang-kaya po niyang ubusin yung ubod ng niyog. Oh, kaya po ang ginagawa ng mga apo ko, sinuhuli. At kailangan daw patayin kasi salot. Salot siya sa niyog. Yung nga pong mga niyog namin, naubos na eh. Namatay na lahat. Dahil sa mga uwang na ito. Ito po yung nakikita natin na parang uod. Yung ano na nga tawag doon sa exotic food na yon, yung ulalo. Yung ulalo, yung po pala ang nagiging uwang. Pero napakasarap po ng ulalo. Nakakain na po kami kasi marami nga po kaming niyog. Eh, pagka pala tinabas yung niyog at inilagay mo sa lupa, yung ulalo, andun lahat sa ubod. Gustong-gusto nila yung ubod ng niyog. Kaya ang ginagawa nila, dumadami sila doon sa ubod ng niyog. Yung mga apo ko, natuklasan, na yung pala ang tinatawag na exotic food. Ang ginawa, kinuha ng kinuha at saka ipinirito. Ay, napakasarap po pala, parang lasang gatas. Para siyang ano. Kaya hindi pala dapat hayaan na maging uwang ito. Eh ito, ayan yung uwang oh. Eh, nakakaano po ito eh. Nakakamatay ng mga niyog. Kaya ito, nakalagay lang siya sa garapon. Oh, pati paru-paro, ayan. Pati yung mariposa, ayan. Yung mariposa naman po, ayan. Oh, ayun. Iyan naman po ang nagiging mariposa, ika. Eh, kasi po, marami pong guyabano sa amin. Doon po sila nangingitlog sa guyabano. Makikita mo sila ay mayroong supot na doon pinalalaki yung larba. Pagka malaki na yung larba, lumalabas na ito at nagiging mariposa. Ito po, ayan. Ayan siya yung mariposa. Oh. Nakalagay din po siya sa garapon. Oh, ito naman po yung kabuti. Oh, gusto po niya yung sa nakadapo sa mga dahon. Dahon ng liog, dahon ng guyabano. Kaya po natutuwa nga po ako kasi mababait ang mga hayop dito sa amin. Magubat kasi. Marami kaming puno, maraming mga prutas, pati nga mga ibon. Gustong gusto sa amin kasi maraming bayabas, maraming puno. Eh ako po ano? Dadaan na lang sa inyo. Binablog ko lang po ito kasi natutuwa ako. Gusto ko po siyang ipakita sa inyo kung paano ang paghuli. Eh, ganito po pala. Maglalagay po kayo ng garapon sa gitna ng hardin. Yung maraming bulaklak. Pagka kayo nakapaglagay ng bulaklak sa garapon,
makikita nyo yung mga paru-paro nag-ikot-ikot at doon dumadapo. Oh, ngayon po, marami pong salamat kung natutuwa rin kayo sa panonood. Kasi ako natutuwa eh. Pinanonood ko sila habang sila ay nakadapo. Oh, ito po ay ayan po. Oh, pagka po kinito yan, lilipad na po ito. Kaya lang, naka-ano po siya sa garapon, pagka inano, aalis siya. Pagka walang takip kasi ito eh, kaya nahayaan ko lang din eh. Oh, paano po? Oh, marami pong salamat at i-subscribe nyo ako para marami pa akong ipakikita sa inyo. Oh, thank you. Bye-bye na. Oh, bye-bye. Ay, Joe, ba't ayaw matay?